papasok sa Miyerkules sa Philippine Area of Responsibility ang isang bagyo na posibleng maging super typhoon. Habang papalapit ng bansa, ayon sa State Weather Bureau, sa ngayon, ang Typhoon Makulit ay may malakas na 150 km kada oras. Pagbugsong umaabot sa 185 km/h at bilis na 25 km/h. Pero inaasahang lalakas pa ito habang binabaybay ang Pacific Ocean papalapit sa bansa. Sa pagpasok nito sa PAR sa Miyerkules, maaaring hatakin ng bagyo ang habagat na magdadala ng ulan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Lalakas ang ulan sa kanlurang bahagi sa Huwebes. Biyernes naman, mararamdaman ang epekto ng bagyo Makulit kapag pumasok sa PAR at magdadala ng malalakas na ulan at hangin sa hilagang bahagi ng Luzon. Nagpapaalala ang PAGASA na pagdating na sa mga detalye tungkol sa lagay ng panahon, mas mainam na direct na tingnan ang kanilang website o mga social media account. Ang bagyong Lucrine naman na kasalukuyan nakakaapekto sa bansa ay huling namataan 150 km sa hilaga ng hilagang kanluran ng Pasco Batanes. Lumakas pa ito sa 55 km/h at may pabugsong umaabot sa 65 km/h. Nagbuhos ito ng malalakas na ulan sa Batanes nitong Lunes. Gumuho rin ang bahagi ng isang bundok sa Uyugan, Batanes. Nanatili na bang nakataas sa signal number 1 ang buong Batanes? Base rin sa forecast ng PAGASA, sa umaga ng Martes palalabas ang Lucrine sa PAR. Kaya posible makaranas ng paminsan-minsang ulan sa Batanes, Babuyan Group of Island, Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley. Mga babala sa Public Storm Warning Signals. Public Storm Warning Signal. Public Storm Warning Signal number 1. Ang mga lugar na may babalang bagyo bilang isa ay makakaranas ng 30 km/h hanggang 60 km/h na lakas at bugso ng hangin sa susunod na 36 hours. Sa ganitong panahon, ang mga pasok sa press crew ay suspendido na. Public Storm Warning Signal number 2. Ang mga lugar na may babalang bagyo bilang 2 ay makakaranas ng 60 km/h hanggang 100 km/h na lakas at bugso ng hangin sa susunod na 24 hours. Sa ganitong panahon, ang pasok sa preschool at high school ay suspendido na. Public Storm Warning Signal number 3. Ang mga lugar na may babalang bagyo bilang 3 ay makakaranas ng 100 km/h hanggang 185 km/h na lakas at bugso ng hangin sa susunod na 18 hours. Sa ganitong panahon, lahat ng atas na paaralan ay suspendido na. Public Storm Warning Signal number 4. Ang mga lugar na may babalang bagyo bilang 4 ay makakaranas ng higit sa 185 km/h na lakas at bugso ng hangin sa susunod na 12 hours. Sa ganitong panahon, ang bagyo ay mapaminsala sa mga kabahayan. Ang bagyo na nasa antas na ito ay may potensyal na maging isang super typhoon. Public Storm Warning Signal number 5. Ang mga lugar na may babalang bagyo bilang 5 ay makakaranas ng higit 220 km/h na lakas at bugso ng hangin sa susunod na 12 hours. Sa ganitong panahon, ang bagyo ay isang lubhang mapansala. Ang bagyo na umaabot sa antas na ito ay tinatawag na super typhoon. Paalala po, ang lahat po ng nasa baybaying dagat ay kailangan pong lumikas para maiwasan ang may malunod. Sa lahat naman po ng nakatira sa paanan ng ating kabundukan ay maaari na rin pong lumikas para makaiwas sa mga pagguho ng lupa. At yung may mababang lugar naman na posibleng may magbaha at magsihanda na rin po, muli pong papaalala, mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Si Alison Lian P. Castillo ng Uulang.